board. Kani, mga production. So ito yung ano, yung catalog. Oh, mo ni yang kuan yang forma din, mo ni yang figure. So mo ni ang mo kuan. Ang usagap, no? Puntahe kung kani sender na siya o access point. So mo ni imuhang mo ni mo hatag og signal sa imuhang receiver. So mo ni siya. So kani wala pa mahuman. Ako po ni assemble karon then after ani ako ni config. So usahon pag config sa CPE 60605 TP-Link. So TP-Link. TP-Link yung brand ani. So ano rin siya? Niya siguro basic ma kuan ma vlog po na ko ang coin ma update po na ko ang pag-install. So later on ako nang i-kuan sa inyo hapon. Pero sa karon dire sa ta sa ano topic na to sa about sa pagka-symbol sa CPE 605. So ang brand niya is TP-Link. So TP-Link baka naman dyan. Okay, yung i-promote nyo ang kuan yung brand. So okay. So, unya, ako yung i-kuan sa inyo ang sumpay ng video. So, muna ang part 1 video na ko sa pagka-symbol. So, example niya sa pagka-symbol. The same lang gyapon ang akong receiver na client na ako. So, muna siya. Yung symbol po na ako ni Unya. So, muna siya. Ang coverage ani, sa range niya, about siya 25 kilometers. Woo! Wala pa ko kasulay. Board. Config ni mo ani abot yun siya 50 kilometers pero malabo na kayo na no? Kung piliton mo ni mo na abot mo ng 50 kilometers yung range niya so mag-listen na joke ka tungkol sa interference like building mo na yung mga hard interference na dili yun siya makalusot pero kung mga kahoy lang like example lubi mangga o sa mga nangakuan kaya niya eh nag-uson na siya. So, thank you. So, mga idol, dire-recruitom akong vlog sa part 1 ako sa pagkasimbol sa CPE 605 TP-Link ang brand. So, thank you mga idol!